Hello guys, welcome back to my channel. Happy Saturday po sa inyong lahat at magti-technical analysis po tayo kay SLP at kay Axie Infinity, no? Malalaman din po natin dito sa video na to kung ano po ang lagay ng market natin ngayon. So kung gusto mo itong mga content na to guys, do not forget to like and subscribe kasi araw-araw po tayong nag-a-upload ng mga videos about cryptocurrency. At bukod pa dyan, like and subscribe ka para hindi mo ma-miss itong ating pag-giveaways, no? So ito, check na po natin ang ating market ngayong araw na to. So mapapansin nyo ang ating market ngayon guys, nagsisimula na silang mag-red, no? Itong si BTC kanina, nasa 1% or more than 1% yan, pero bumababa na din po yung presyo niya, no? So isa lang po ang ibig sabihin yan kasi uptrend po tayo for the past few days, nagkakaroon na po tayo ng market correction, no? So ang ating crypto fear and greed index ngayong araw na to ay nasa neutral po tayo, 51. Maganda pa rin po ang ating market sentiments, no? Silipit po natin itong presyo ni BTC. Real quick lang po tayo dito, no, para makita natin ang galaw ng ating godfather dito sa cryptocurrency. So mapapansin nyo, although uptrend pa naman itong presyo ni BTC guys, medyo bumaba po yung price niya, no, after hitting this peak. So ang maganda lang na nangyayari dito sa presyo ni BTC ay malakas po yung support niya, no, hindi po tayo bumababa dito po sa level na to. So lagyan po natin ng mark guys para ma-check natin kaagad. So ito, no, hindi na po tayo bumababa dito sa level na to. So kapag nangyari guys, hindi na bumagsak itong presyo ni BTC dito sa level na to, mas malaki po yung chance natin na kapag umangat or magpump ulit itong presyo niya ay mahihit natin itong bagong trajectory dito sa presyo ni BTC. So far guys, ang goal natin ay mabasag ng tuluyan itong price level na to. This is a resistance sa $44,575 at yung pangalawang resistance natin guys ay nandito, no? Otherwise, kapag nangyari ang hindi natin inaasahan na magbenta ulit sila ng BTC nila or Bitcoin nila, maaari pong bumaba talaga itong presyo ni BTC at bumagsak ulit tayo dito sa $43,000. Ang maganda lang po, RSI natin intact, maganda pa rin po ang ating RSI, volume natin maganda pa rin po, no? At yung 50 MA natin ay nasa ibaba pa rin ng ating candlestick. That's a good signal guys na maaari pa pong umakyat itong presyo ni BTC. So far, alamin po natin itong price action ni SLP ngayong araw na to at na makita natin kung ano ang nangyayari sa kanyang market today. So far, ito po ang nangyayari kay SLP, no? Sa mga huling video ko, lagi kong sinasabi sa inyo guys na mag-take profit po kayo dahil inaasahan natin na kapag na-reach na po ni SLP ang kanyang peak ay magkakaroon tayo ng market correction, no? So yan po ang nangyayari dito sa chart ni SLP ngayon. Ano po ba ang market correction? Well, ang market correction po, that is a sudden or rapid price decrease dun sa presyo niya. Kung mapapansin nyo dito sa volume natin, ito, green guys, no? Napakataas niyan. Ang lakas ng momentum. So, ito po yun. At ang peak natin ay nandito sa $0.0239. However, after hitting that peak guys, nagkaroon na po tayo ng massive sellout, no? So, nagbenta po sila ng kanilang SLP para makapag-take profit at ang nangyari ay nag-decrease po. Nagkaroon po na tayo ng rapid price decrease dito sa presyo ni SLP. So, ito na po yung ating market correction, no? Inaasahan natin guys na magpapatuloy po ang market correction. Maari pa pong bumaba itong presyo ni SLP kapag si selling pressure ang namayagpag dito sa ating market, no? So maaari niyang mapababayan guys hanggang dito po, dito sa green na level na to. This is our support, no? So aantayin lang natin guys na matapos itong market correction, no? Or before making a move. Kasi hindi natin alam guys, maaari pa pong bumabayan talaga. Ang ating RSI kasi kung mapapansin nyo, medyo bumaba din, no? So from this level guys, this is over bought area, no? Kapag nandito na ang itong ating mga cryptocurrency, itong ating RSI, magbenta na po tayo kasi ang kasunod niyan, bababa talaga itong presyo niya. Babalik po siya dito sa level na to.
So, ayan nga ang nangyari. Nandito tayo sa overbought area ng ating RSI. And then afterwards, ayan, nagkaroon ng price correction kaya bumaba itong presyo niya. So, inaasahan natin guys na magpapatuloy yan. So, inaasahan natin guys na magpapatuloy itong ating market correction, no? So, huwag niyo pong kakalimutan na kapag bumaba po ang presyo ni SLP dito sa oversold area natin, bumili po tayo, no, kung gusto nating mag-invest kay SLP. Dahil yan na po ang pinakamababang presyo ni SLP kapag nangyari yan. So, ayan guys, question lang po, nakapag-take profit po ba ang lahat? No? So, sana guys, nakapag-take profit kayong lahat. However, sa mga hindi po nakapag-take profit, I don't think ano, no, na maximize nyo po itong inyong potential ng inyong pera. Kasi kapag hindi po kayo nakapagbenta dito sa level na to, or let's say here guys, hindi po kayo nakapagbenta dito, masasayangan ka kasi kapag magbebenta ka dito, no? Napakaliit po ng kikitain mo. So, naunahan po tayo, ganyan po talaga. Huwag po tayong magpaka-greedy, no? Kasi dati ganyan din po ako. Gusto ko na mataas talaga. Inaantay ko talaga, baka tumaas pa to, no? Doon na lang ako magbenta. So, yung inaantay nating tumaas pa, wala na palang itataas until bumaba na itong presyo ni SLP at hindi na po tayo nakapagbenta. So, ang lesson po doon, guys, huwag po tayong magpaka-greedy doon sa profit natin. Kahit konti lang yung profit natin, guys, i-grab na po natin dahil profit is profit po talaga dito sa cryptocurrency. Anytime, pwede silang bumaba at pwedeng mawala itong ating profit, no? So, ang mangyayari niyan, maghihintay na naman po tayo hanggang tumaas ulit itong presyo ni SLP. So, that's the game, no? Sa akin kasi nakapag-take profit na ako, so wala na akong problema. Inaantay ko na lang na matapos itong market correction natin para makabili ulit tayo, no, at maibenta natin sa mas mataas na presyo. Kasi inaasahan din natin na tataas itong presyo ni SLP, guys, after the D3 update, no? So, abangan natin yan. Sana makasabay po tayo. So, bukod pa dyan, ay alamin din po natin itong galaw ng presyo ni AXS ngayon na talaga namang rockstar itong si AXS, no? The past few days ay talagang umakyat ng umakyat itong presyo niya. So far guys, maganda pa rin itong presyo ni AXS. Nagkakaroon rin tayo ng market correction dito, no? Dahil bumaba po itong presyo ni AXS. So far, ang na-achieve niya po ay nabasag niya itong ating mga resistance dito until here guys, no? Kinapos lang tayo dito dahil nagbenta na po sila after reaching this area para makapag-take profit din sila, no? So inaasahan natin guys na bababa pa din po itong presyo ni AXS dahil meron po tayong market correction, no? RSI natin medyo mataas pa ngayon pero pwede pong bumaba dito sa area na ito. So bukod pa dyan guys, kapag wala pong sumalo at bumili dito kay AXS at puro benta lang po sila, maaari po tayo magkaroon ng breakout dito sa support natin. This was a previous resistance pero support na ngayon, no? So pwede tayo magkaroon ng breakout dyan at bumaba pa po itong presyo ni AXS dito sa area na to, no? So far, kapag na-team natin yung pagbaba niya at nagkaroon tayo ng strong support guys, inaasahan natin na sa pag-akyat ng presyo ni AXS ay mababasag natin itong level na to. So, we are hoping guys na this year ay magkaroon tayo ng all-time high dito kay AXS, no? Yun naman po talaga ang ating inaasahan para naman po mapabalik natin sa dating sigla itong presyo ni AXS. So, yan po ang ating technical analysis ngayong araw na to. Marami pong salamat sa mga sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Again, do not forget to like and subscribe guys kapag nagustuhan nyo itong video na to, no? My name is Wolfie and see you guys on the next update. Take care and goodbye.